sama-sama tayong magiging sasaki! Mga kapuso, pag-uusapan ng National Maritime Council ang kanilang susunod na hakbang matapos ang panibagong pangaharas sa Panatag Shoal. Sa pagkakataong ito, eroplano naman ng Pilipinas ang nalagay umano sa alanganin dahil sa flares na ibinagsak ng eroplano ng China. Maghahain ng diplomatic protest ang Pilipinas. Saksi, si Chino Gaston. Hindi lang sa dagat nangyayari ang sinasabing dangerous maneuvers ng China sa mga Pilipino sa Scarborough o Panatag Shoal. Nitong Webes, eroplano naman ng Philippine Air Force ang nakaranas ng dangerous maneuvers ng eroplano ng People's Liberation Army Air Force. Ayon sa AFP, nagsasagawa ng routine maritime patrol ang kanilang NC-212 aircraft umaga nitong Webes nang magbagsak ang dalawang eroplano ng China ng flares sa daanan ng eroplano ng Pilipinas. Ligtas naman nakabalik ang NC-212 sa Clark Air Base. Pero ayon sa AFP, delikado ang ginawa ng eroplano ng China. Pang-depensa raw ang flare laban sa mga missiles at hindi dapat gamitin laban sa ibang eroplano. Very dangerous kasi for instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. Giit ng Southern Theater Command ng China, illegal at nakakaapekto sa kanilang pagsasanay at exercise activities ang panghihimasok umano ng eroplano natin sa airspace ng Panatag Shoal. Ilang beses umanong nagbabala ang China sa eroplano. Maghahain ng diplomatic protest at DFA na ikinagulat ang aksyon ng China, lalo't nagkasundo ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon sa bilateral consultative mechanism kamakailan. That's why we talk. But certainly, sinabi ko, we've reached an understanding the other week and then mangyayari ito. So naturally, it's something we have to really consider. Well, I don't know why they did it. Yun ang masabi ko. It certainly took us by surprise. Pag-uusapan naman ng National Maritime Council ang susunod na hakbang nito. All they have on their side is brute force, no, and strength and might. And that's what they're gonna do. Hopefully, they listen to reason. Well, ginagawa na ng China yan, hindi lamang sa atin. But even the other aircraft in the South China Sea, in the area of Japan, Australia, ganyan na ang gawain ng China. Tinawag din ng National Task Force for the West Philippine Sea na panghaharas ang ginawa ng China. Nalagay raw sa alanganin ang kaligtasan ng Filipino crew, gayong wala namang silang banta sa Chinese jets. Gayunman, ayon sa AFP, tuloy lang ang pagpapatrolya. Sa gitna ng panggigipit ng China, itutuloy pa rin ang mga maritime domain awareness lights at pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Lakas lang daw ang sandigan ng China habang ang Pilipinas hawak ang karapatan at pagkilala sa sariling EEZ na ibinibigay sa ilalim ng international law. Sa Balintang Channel naman, sa pagitan ng Batanes at Babuyan Islands, namataan ang 4 na maritime militia ships ng China ayon sa maritime security expert na si Ray Powell. Aniya, illegal ang pananatili at nag-reverse course ang mga barko sa Balintang Channel. Gayong innocent passage lang ang pinapayagan dito ayon sa UNCLOS. Sinisikap pa naming kunin ang panig ng PCG tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Bago sa saksi, isang patay sa bangga ng multipurpose vehicle at trailer truck sa Camarines Sur. Ang driver ng MPV iniimbisigahan kung nakaidlip. Saksi, si Chris Novello ng GMA Regional TV. Nagmisto lang na yuping lata ang unahan ng isang multi-purpose vehicle na sumalpok sa trailer truck sa San Fernando, Camarines Sur. Base sa investigasyon ng pulisya, posibleng nakaidlip ang driver ng MPV. Yung kung avansa, nag-serve to the left, directly going to the direction of the trailer truck, based po doon sa dalagan ng sasakyan niya, naroon nagluluwas po doon na naroon nakapaidlip itong driver. Nasawi ang isa sa mga sakay ng MPV habang sugatan ng 6 na iba pa. Hawak naman ngayon ng pulisya ang driver ng trailer truck. Sa Camarines Norte naman, 5 ang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Daet. Ayon sa mga otoridad, bumangga ang rider sa kasalubong nitong motorsiklo na may 4 na sakay kabilang ang driver nito. Patuloy ang investigasyon. Isang pampaserong jeep naman ang tumagilid sa Dasmariñas, Cavite. Nangyari yan ang sinubukan nitong gumitgit sa gitna ng dalawang sasakyan na nasa harap nito.
Dahil alanganin, sumalpok ng naturang jeep sa isa pang jeep at tumama sa kalapit na kotse. Isa-isang lumabas sa bintana ang mga pasahero ng tumagilid na jeep, pati ang driver na napaupo sa gilid ng Center Island. Sugatan ang isa sa mga pasahero at patuloy na iniimbestigahan ang aksidente. Sa Cavite pa rin, huli ka mapagsalpok ng isang rider sa van. Sa kuha ng CCTV, galing sa kaliwang bahagi ng intersection ang rider. At dahil bagay matulin ang takbo nito, hindi agad siya nakapagpreno kaya bumangga sa van. Agad naman silang niresponde ng traffic enforcer at nagkaayos din ang dalawang rider. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sugatan sa pamamarilang isang barangay chairman sa Jaen Nueva Ecija. Pero sa Aray at Pampanga, hindi nakaligtas ang isang kapitan ng barangay matapos paulanan ng bala ang mismong barangay hall. Saksi, si June Veneracion. Unang bumaba ang sakay sa likod ng sasakyang ito. Kasunod dito, nagpaulan na siya ng bala. Surod na bumaba ang kanyang kasamahan na nagpaputok sa ere. Lumakad pa ang gunman habang napakaribas ang takbo ang mga residenteng nasa labas. Ang lahat ng yan nangyari sa tapat ng barangay hall ng Lacuse sa Aray at Pampanga pasado alas 8 kagabi. Nakaganti pa ang mga tauhan ng barangay. Pero napuruhan ng mga sospek ang kapitan ng barangay Lacuse na si Mel Lumbang. Based on our investigation, yung tatlong bodyguard ni Kapitan is nakapag-retaliate pa, no? Malamang sabi nga dun sa area is parang tinamaan pa yung gunman. Nakaupo daw sa silya na ito si Kapitan Mel Lumbang ng pagbabarili ng gunman. Makikita pa rito sa kanilang barangay hall yung mga iniwang tama ng bala mula sa sinasabing M16 rifle na ginamit ng salarin. Sabi ng pamilya ng biktima, 6 na tama ng bala ang tinamo niya sa likod, 3 naman sa harap. Dinala pa sa ospital pero doon din binawian ang buhay. Sabi ng pamilya ng biktima, may napansin ang kanilang mga kalugar na may mga hindi pamilyar na muka at sasakyan ang kanilang nakitang dumadaan sa barangay bago ang pamamaril. Dito po, parang ang politika talagang mabigat po tuwing sasapit po ang election period. Ganyan po ang nangyayari dito sa bayan po namin. Hindi lang ako, anak, sa mami ko na nagdadala mahati ngayon, kundi buong barangay. Dahil barangay captain si Kapitan, so yung motive nito is malamang kasama talaga yung politika dito. Plano niya, based sa mga tao doon, parang tatakbo ng vice mayor sa darating na halalan. May ilang basyo pa ng bala ng M16 rifle ang nakuha sa paligid ng barangay hall. Nagluluksa ang mga kabarangay ni Kapitan Lumbang. Nakita ko siya rito, makaibahan. May bugupit. Iyakan nga yung mga tao kasi nga, hindi nila ispet na yung kapitan gagawin ng gagawin. Bago siya napatay, sabi ng pamilya ng biktima, nakaligtas si Kapitan Lumbang sa dalawang ambush noong 1999 at 2001. Bumuo na ng Special Investigation Task Group para tutukan ng kaso. Sa Jaen Nueva Ecija, sugatan sa pamamarilang isang barangay chairman at kanyang misis. Ayon sa isang saksi, nakaupo ang barangay chairman na si Clifford Miranda sa harap ng kanilang hardware store nang biglang sumulpot ang riding in tandem at pinagbabaril ang biktima. Nakatakbo si Miranda pero muling pinaputukan ng mga sospek at tinamaan na rin ang kanyang misis. Pareho silang nagpapagaling sa ospital. Nakatakas sa mga sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Tiniyak ng Department of Agriculture na walang dahilan para magtaas ng presyo ng karneng baboy dahil hindi magkakaproblema sa supply. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa kabila ng pagkalat ng African swine fever sa ilang probinsya at pagkamatay ng libo-libong baboy, walang nakikitang problema sa supply ng karneng baboy ang kalihim ng Department of Agriculture. Ito kasi ang pangamba ng AGA Party List, lalo na sa Vermonts kung saan maraming handaan. Wala naman ako nakikita ng perceived shortage. It's farm-based ang lockdown ngayon, hindi naman buong municipality or buong probinsya. Kaya movement of magkakaroon pa rin ng movement.
Sabi ni Laurel, wala ring dahilan para tumaas ang presyo ng karne ng baboy at processed meat. No real reason to increase prices. Yeah. Sir, ano pong impact ng ASF sa processed meat industry? Dapat wala. So same lang din po na no supply shortage and no price increase dapat? Yes. Naglaan ng DA ng 150 million pesos para sa tulong pinansyal sa mga apektadong hog raisers. 4,000 pesos ang ibabayad sa kada biik o maliit na baboy, 8,000 para sa medium-sized at 12,000 para sa malaki. Itinaas na raw ng DA ang bayad para hindi na ipuslit ang mga may sakit na baboy. Inaasahan ng DA na sa susunod na linggo ay naipamahagi na ang unang batch ng 10,000 doses ng bakuna kontra ASF. 350 million pesos ang nakalaang pondo para sa 600,000 doses na libreng ipamimigay ng DA sa mga apektado ng ASF. Sabi ng AGA Party List, kulang ito dahil sa backyard hog raisers pa lang, 6 million na raw ang inaalaga ang baboy. Ang mga backyard raisers, so, hindi ho kaya ang 600 pesos na bakuna kada isang baboy. So, kung atin po ililibre ang ating mga backyard raisers, pangangailangan po tayo ng 3.6 billion pesos na pambili ng bakuna. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Ang MRT-4 na mula EDSA Ortigas hanggang Taytay. MRT-7 na mula North EDSA hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Metro Manila Subway na mula East Valenzuela Pacalamba, Laguna. At ang North-South Commuter Railway na mula Clark patungong Laguna. Ito po ang mga rutang bubuo sa Greater Capital Region Railway System kasama ang mga kasalukuyan ng linya ng tren. Planong magtagpo ang LRT-1, MRT-3, MRT-7 at Metro Manila Subway sa Unified Grand Central Station sa Quezon City. At sa loob naman ng ilang buwan, magbubukas na ang bagong ruta ng LRT-1. Saksi, si Joseph Moro. Sa Oktubre, target buksan ng Department of Transportation ng Phase 1 ng LRT-1 mula Baclaran hanggang Paranaque. Kaya nga nagsususpindi na ang LRT-1 ng operasyon nila tuwing weekend sa buong buwan ng Agosto bilang paghahanda rito. We're installing a signaling system in the Paranaque stations and then we will connect it to Line 1 signaling system. It will depend on the testing and commissioning of the signaling. Isa ang LRT-1 sa apat na linya ng tren sa Metro Manila pero limitado ang sakop ng mga ito at mahirap para sa ilan ang magpalipat-lipat ang tren. Pero may plano ang DOTR na pagkabit-kabitin lahat ng mga proyekto ng tren tulad ng MRT-4, MRT-7, Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway sa pamamagitan ng Greater Capital Region Railway System. Sa ngayon, maaaring mauna ang pag-connect ng MRT-3 at LRT-1 sa pamamagitan ng isang common station na target pag sa susunod na taon. Isa yan sa mga pinag-aaralan. That's the reason why we want to privatize the operations and maintenance of MRT-3. Kapag napagdugtong na ang dalawang linyang ito ng MRT-3 at LRT-1, ito ang magiging loop kung saan tila kakabit ang iba pang linya ng tren na ginagawa ng gobyerno tulad ng North-South Commuter Railway Project. Pinuntahan ng DOTR ang depo sa Clark, Pampanga kung saan 82% ng kompleto ang mga pasilidad. Ito ang main depot ng buong NSCR or North-South Commuter Railway Project at dito gagawin yung mga heavy at light repairs sa mga tren kapag umaandar na ang proyekto. Itong depot na ito inaasang matatapos sa Hunyo. 2027 ang target na partial operability mula Valenzuela hanggang sa Clark ng NSCR. Ang Metro Manila Subway naman maaari ring dumugtong sa Common Station. Pati ang ginagawa pa ring MRT-7. Sa Greater Capital Region Railway System, may nakalatag ng railway system na magdudugtong sa mga probinsya ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Laguna. Yun talaga ang dream natin, no? Na yung train system natin will be operational similar to the operations of trains in Japan or in other developed countries. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.